Good news naman sa mga nagkakalap ng oportunidad sa susunod na taon. May iba't ibang trabaho sa Canada at Japan na naghihintay po sa inyo. Kung ano ang mga pwedeng applyan, alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Parehong nag-aaral ng welding sa TESDA sina Jam at Erwin. Ang kanila kasing target. Magkaroon po ng opportunity sa Canada kung magkakaroon po. Kung biyayaan po ng Diyos. Mas malaki po talaga yung ano po sa ibang bansa po kaysa po rito. Kasi dito po minimum lang po yung sahod. Gusto ko pong kung makabalik sa Japan o kaya sa ibang bansa pa sir na kagaya ng sa Australia o kaya sa Italy. Ganyan o kaya sa Canada po. Sabi ng Department of Migrant Workers, maganda ang timing na kanilang pag-aaral dahil parehong kailangan ngayon ng Canada at Japan ang skilled workers gaya ng welders. Ayon sa DMW, umaasa ang gobyerno ng Saskatchewan, Canada na mapirmahan na ng gobyerno ng Pilipinas sa susunod na taon ang isang kasunduan para sa pag-recruit ng mga Pilipinong manggagawa, mga nasa healthcare at non-healthcare industry. Bukod sa mataas na sahod, gustong mag-Canada ni Jam dahil sa pagkakataong maaari niyang maisama ang pamilya. Sakto naman sa pangangailangan ng bansang Japan sa Pinoy skilled workers, ang balak ni Erwin na dating pipe fitter sa Japan-based din na barko. Sabi ng DMW, target nilang maging numero unong bansa ang Pilipinas sa pagpapadala ng mga skilled workers sa Japan. Kaya inilunsad nila ang isang Japan desk sa DMW main office na nakatuon lang sa pagpapadala ng mga manggagawa sa Japan. Tinitingnan agriculture, sa hospitality, of course, no. Marami din yun sa kanilang mga factories, manufacturing, at na-mention nila yung care workers. Ang hamon lang sa mga market ng Japan at Germany ay requirement na marunong kang magsalita ng kanilang wika. Mayroon ding language proficiency training ang TESDA. Sabi ng DMW, mataas man ang demand sa skilled workers, maraming bansa pa rin daw ang nangangailangan ng mga nurses. Ang Nova Scotia, isang probinsya sa Canada, 300 Pinoy nurses kada taon ang kukunin. Nagpaalala naman ang DMW sa publiko na huwag papatulan ang mga trabaho abroad na inaalok sa social media at mag-ingat sa mga illegal recruiter. Makikita ang listahan ng mga available na trabaho abroad sa Approved Job Orders section sa DMW website. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.